sa mana. Din ay tagu-taguan. Langit ka, ako naman ang nasa lupa. Ako nga pala si Lester Heronia, yung tumatakbo kanina. Late naman ako, parang araw-araw na lang. Sabi nila makulit daw ako. Tama naman sila, kaso mabait din naman ako. Hindi naman sa pagmamayabang pero lagi ako mataas sa quizzes at sa mga schoolworks ko. At ito ang dahilan kung bakit maraming nagsiselos sa akin. Pasensya na po, nalito ako ulit. Traffic kasi sa Manila eh. Heronia, dumaan ka na ba sa office ni Sir Gerald? Ah, syempre naman ma'am, parang siya nakalunok na. Lester, magkasama ka bang kumain? Wala pa naman. Maghanap pa ako. Sabay kami, okay lang ba? Sige lang. Maraming pa space, oh. Upo lang kayo. Yuck! Ganoon na yan. Yuck. Uy, ako nga pala si Miguel. Ako naman si Lester. At ito naman si Andre. At si Clarissa. Hey. Tropa kami Danilo eh, pero sayang may walay kami ng section. Oo nga, ito kasi Danilo, iniiwan kami. Kasalanan ko ba? Kayo yata umiwalay sa amin, Alfonso. Di ba, Al? Oo naman, Dan. Hindi mo nga naman hawak kung saan magpupunta yung... Ito nga pala, best friend ko, si Alfonso. Mayayin na siya, pero mabait ka. At makwento pag nakilala mo. Ganun ba? Kilala niyo naman na siguro ako. Lagi yung pinapatawag sa office ni Sir Gerard sa POD eh. Tuwing may kaso na naman ako. Pero yun nga, yun naman kayo pupunta dito kung hindi nyo rin ako kalala eh. Ah, ito si Lester Heronia. Hmm. May kadulit kanina. Hindi naman, sakto lang. Tigilan mo na yung pagiging late. Kasi kapag marami ka ng kaso, masususpended ka. Kaya talaga? Oo nga pala. Sabi ni Danilo na forced transfer ka daw dito. Ba't nangyari? Hindi nyo ba talaga titigilan yung topic na yan? Hindi naman sa ganun, pre. Concerned lang kami kasi parang sumama ka na sa tropa namin eh. Mismo. Ah, ganun ba? Pero di naman sa big deal. Pero may nang friend kasi sa akin eh. Ba't naman nila yung gagawin sa'yo? Hindi ko alam. May ginalit ata ako tas nakakalimutan ko na yung pangalan niya. Grabe naman yun. Wala man lang kumampi sa'yo. Wala naman ang magagawa dun eh. Wala naman kaming crew ba? Yun. Guys, let's go! Warm up! Hey, thanks for your Lester! Lester! Uy, malagay naman sa bag. Yung relo ko. Okay lang ba? Sige, ako na bahala. Wala lang sa warm up. Sundan na lang ako. Dito ko lang linagay yun eh. Hoy, ikaw, Heronia! Ibalik mo na yung phone ko! Ako? Wala naman sa akin yung phone mo ah. Wala naman ibang kukuha nun, kundi ikaw lang, di ba? Seryoso ako, wala akong ibang kinukuha. Oh, eh ba't ang tagal mo ng water break, ha? Ang tagal mo! Ano pruweba mo, ha?
Sige, sino pruweba mo? Pag nanakaw ka, Heronia, simula na pumunta ka dito, ha? Marami nang umayayaw sa'yo. Kaya ibalik mo na yung phone ko. Ano ba problema mo, ha? Gusto mo pa ba dagdagan yon? Regan, hindi nga ako magnanakaw. Maniwala ka sa'kin. Nanggaling lang ako sa water fountain, eh. Oh, sino kasama mo nun? Eh, nakita nga kita dito mag-isa, ha? Eh, balik mo na yung phone ko kasi galing pa sa tatay ko yun. Bartolomeo, Heronia, ano nangyayari dito? Ito po, ninakaw yung phone ko. Di naman ako yun eh. May sarili akong cellphone. Ano gagawin ko sa cellphone mo? Pag gustong gawin, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Kaya, ibalik mo na yung phone ko kasi baka madagdagan pa yung mga kaso mo. Nasa si Salvador. Siya presidente na klase nyo kaya dapat alam niya totoo nangyayari ah. Sir, pumunta si Lester mag-isa sa mga gamit kanina dahil pinilagay ko yung relo ko sa bag. Nakita siguro ni Regan na andun siya, kaya pinagbibintangan niya si Lester. Opera sir, ganun lang po yung nangyari. Binalik ko lang yung relo ni Danilo dito sa gamit natin. Tapos ganun lang, maninisi ka na kagad. Eh, ba't tagal mo bumalik, ha? Ang bagal mo naman uminom. Siguro doon mo na tinago, no? Huwag kang ganyan, Regan. Wala nga sa akin yung phone mo, eh. Kapkapan mo pa ako, no? Heronia, huwag kang maghamon na estudyante. Bartolomeo, huwag kumalma ka lang. Makikita rin natin yung phone mo. Salvador, tawagin mo si Sir Gerald at pumunta kayo sa guidance para malaman ko ang katotohanan. Lester, kakalipat mo pala ng bagong eskwelahan. Pinapatawag na naman ako. May panibagong kaso ka na naman. Yung tatay mo, hindi makakapunta na school ngayon para ipagtanggol ka. Sinabi ko na sa'yo, inulit-ulit ko pa para di na ito mangyari ulit, Lester. May thief record ka na nga sa US noon, tapos ngayon gagawin mo ulit? Tumahimik ka! Hindi mo ba nakikita kung nasa sitwasyon ka ngayon? Hindi ko alam kung anong pagkakamali ng asawa ko sa ginawang pagpapalaki sa'yo eh! Excuse me, Miss Heronia. Bakit? Just being decided that the 3-day suspension shall be given to Lester Heronia due to thievery. He was announced as guilty when he offered no help to defend him. Ah, ganun ba? Sige, ako na bahalang magdisiplina sa kanya. Pasensya na sa abalang ginawa niya. Pagpasok niya ulit sa school, di na tumaulit. Lester! Suspended na naman ako. Suspended? Bakit naman? Eh, kasi... Lizzie, nasan tatay mo? Nasa kusina po, nagluluto. Oh, bakit ang tahimik ninyo? Hindi mo masarap yung pagkain? Na-suspend si Lester ngayon dahil hinala ng school na siya yung magnanakaw. Ha? Huh? Na-suspend si Les? Bakit hindi niyo ako agad tinawagan? Alam kong ipagtatanggol mo lang si Lester para hindi siya masuspend. Simula nung inampun mo siya, hindi na naging pantay-pantay tingin mo sa mga anak mo. Rachel, nasa pagkainan tayo. Nandito pa ang mga bata, oh. Patuloy ka bang nasalitaan ng ganyan sa harapan nila? Bakit? Problema ba yun? Gusto kong malaman lahat ni Lester yung mga pinaggagawa niya sa pamilya natin. Siya yung nagbibigay ng malas simula pa lang nung una. May mali ba sa sinabi ko? Tama naman, di ba? Ngayon ang huling araw na masisilayan natin ang katawan ng ating mga kapatid na sina Antonio Muyarles at Johanna Salvador. Sigurado ako na ito din ang kanilang pinakahihintay na sandali. Hindi dahil mawawala na sila, sigurado ako
na naandito lang sila sa ating tabi para i-guide at tulungan tayo sa pang-araw-araw nating gawa. Mawawala man sila sa atin ngayon. Ba't ka nandito? Sino ko? Umalis ka nga. Uy, patid mo nga ako. Sino ka ba? Nakita-kita kasi tumatakbo at malungkot. Baka kailangan mo ng kasama. Ito, sinamahan na kita. Di ako malungkot. Umalis ka na nga. Di ko kailangan ng kasama. Alata kayo. Huwag mo na itago. Ako din malungkot eh. Oo? Oh? Hindi alata. Kapag pinig mo yung kasama sa isa, at wala ka ng kanilang ito, tanim mo yung buto. Na to para sumayak ka. Pangako ko, gagaan ko mo. Bakit naman kita maaalala? Eh, di nga kita kilala. Imagine mo, ang tatay mo ang nagbigay sa'yo. Tsaka wala na naman akong anak eh. Tsaka wala na akong nagtitirang pamilya. Kaya, ibigay ko lang ito sa'yo. Lester! Nasaan ka na? Lester! Tinatawag na ako ni Tito. Pag-ingatan mo mabuti yan ha. Yan na lang kasi yung natitirang alaala ng tatay ko. Para sa akin, bye. Huwag ka na malungkot. Lester! Sa susunod, huwag ka nang umalis hindi nagpapaalam. Lester, patay na mga kaibigan ko. Ikaw na lang ang natitirang alaala ko sa kanila. Responsibilidad ko rin na mahalin at alagaan ka. Simula ngayon, ako na ang magiging ama mo. Hindi ko pinagpalitan ng tatay mo, pero gagawin ko ang lahat para lang lumaki ka ng isang matuwid at mabait na tao. Pinalungkot ko si ate. Samahan mo nga ako dito, Les. Eh, ate, ikaw lang naman ata yung naniniwala sa akin eh. So ano ako? Anak lang ng kapitbahay? Uy! Ed! Kailan ka na pala? Kanina pa. At ikaw, hilig mo kasi magbigay ng tulong sa mga tao, ha? Bakit ba naman pumayag kang magpauto sa kanila? Ikaw ba talaga pinaglagay ng relo sa bag niya? At wala ba silang mga kamay? Lalabas sa kanyang katotohanan. Hintayin mo lang. Malalaman na rin natin kung sino yung nag... kung sino yung nag-frame sa akin. Di porket mas bata ako sa'yo, hindi na kita babatukan, ha? Tsaka ba't mo pahihintayin kung sino? Isipin mo. Matalino ka naman eh, di ba? Para mabugbugin na natin yan. Ed, walang makikipagbugbugan. Ate, hayaan na lang ba natin buhaba reputasyon ni Lester? Hindi, di ba? Grabe ka naman. May pakinggan pala sa akin, bunsot. Sino tinatawag mong bunsot, ha? Sino tinatawag mong bunsot, ha? Halika ka nga dito, kulit-kulit. Ikaw naman yung bunsot dito, eh. Sino tinatawag mong bunsot? Ikaw! Lord, sana po maayos na rin ang lahat. Gabayan niyo po si Lester at protektahan sa mga masasamang tao. Lalong nalalagta. Akala ko sasaya ko kapag inilagaan kita. Pero ba't ganun? Hindi pa rin ako nakakaramdam ng saya. Okay.
Suspended. Gusto mo isa pa? Uy, Alfonso! Alfonso! Di ka rito! May sasabihin ako sa'yo, Alfonso! Pwede rin natin siya gamitin para masira ang reputasyon ng Lester Heronia na yan. So hindi kita may... Si Danilo yung nagutos sa akin! Lester, hindi mo ba nakikita? Niluloko ka lang naman ni Danilo, may katulad ng pagluloko niya sa akin. Siya nagutos sa akin. Pero, hindi ko naman din kasi siya kayang iwan. Kasi nung walang-wala ako, andun siya para sa akin eh. Hindi niya ako binagsak, hindi niya ako denidor. Andun lang siya para sa akin eh. Kaya maintindihan mo naman, di ba? Gano'n naman pala. Ba't hindi mo pa sinabi sa akin na mas maaga? Pero siguro alam mo naman na mali ka, di ba? Oo. Pero mahirap din naman. Hindi ko alam kung susundin ko ba si Danilo o hindi. Kasi... Wala din naman nagturo sa akin. Kung gusto mo, ako na lang magturo sa'yo. Palapitin kita sa Diyos. Gusto mo ba yun? Okay lang sa'yo. Hindi labag sa kalooban mo. Tara. Sabi ko na nga ba, meron kayong ginagawa na hindi ko alam. Napaka-office nyo kasi. Kayong dalawa pa nagsama. Mga traitor. Danilo. Ano ba Alfonso? Ba't ka ba sumasama sa kanya? Ipinagpalit mo na ba yung pagkakaibigan natin? Totoo nga.
nga ba yung pagkakaibigan natin? Ano sinasabi? Ginagamit mo lang din ako para sa sarili mo. Ikaw, ano bang pinagsasabi mo dito kay Alfonso para magsalita siya ng ganyan? Inago mo na nga sa akin si Alfonso, tas ngayon, salot ka talaga, Lester. Ako? Lahat ng tao ginagalit mo. Ako na naman. Ito na nga ako nagbibigay ng magandang loob eh. Magandang loob? Anong magandang loob dun? Sinisira mo yung pagkakaibigan namin. Hindi naman siya yung sumira, Danilo. Ikaw? Bakit ako? Sa tagal ng pagsasama natin, maniniwala ka sa Lester na yan? Yun na nga eh. Sa tagal ng pinagsamahan natin, ngayon ko lang napansin. Hindi ko kaya yung mga pinapagawa mo, Danilo. Hindi ko na kaya. Pasensya na. Sadyang mabigat lang talaga yung mga pinagdaanan ko. Lahat naman tayo may pinagdadaanan, Danilo. Ikaw lang ba? Bakit? Iniyaw ka ba ng magulang mo? Danilo, matagal nang patay yung magulang ko, alam mo yan. Oo, patay na sila. Pero naramdaman mo ba yung pagkamatay nila? O nakita mo ba sa sarili mong mga mata? Hindi, di ba? Uyuyo tayo manan sa taas. Isang dyan! Yan daw na yung sasakyan! Ako natatapos! Diyan ngayon. May ibabalik niya ba yung pamilya ko? Makikita pa kami ulit? May ibabalik niya ba lahat sa dati? Lord, bakit ganito? Bakit parang pinabayaan niyo na ako? Akala ko ba kasi ang matatanggap ng magulang ko? Pero nasaan na sila? Wala na sa mundong ito. Nasaan ka nung kailangan kita? Nasaan yung senyales? Yung tulong? Wala eh. Walang dumating. Dahil wala ka. Akala ko ba merong Diyos? Kung meron, eh di sana hindi ito mangyari sa akin, sa pamilya ko. Simula ngayon, hindi na ako magiging mahina dahil ako na ang sarili kong Diyos. Ako ang masusunod. At lahat ng mananakit, ay gagantihan ko. Bakit? Anong gagawin mo? Lakas naman ang loob mo para kunin yung litrato ng pamilya ko. Hindi naman kita kaibigan. Danilo, sabihin mo nga sa akin, ano yung full name mo? Danilo Salvador. Eh, kung yung tatay mo si Antonio Morales, hindi ang totoong pangalan mo ay magiging Danilo Morales. Paano mo nalaman ang pangalan ng tatay ko? Danilo, nasan ka ba noong October 25, 2005? Sa libingan ng tatay ko. Ganun ba? Nasa libingan na rin ako ng tatay ko eh, si Antonio Morales. May bata pa nga akong binigyan ng buto nun eh. So ano sinasabi mo? Lahat na lang, kinuha mo sa akin? Pati ba naman tatay ko? Tumigil ka nga, Lester. Kumalma lang ka sa Danilo. So ito na ngayong katotohanan. Magkabalit nga tayo. Sa dinami-dami pa naman ng tao, bakit ikaw? Eh, wala naman tayong magagawa eh. Tayo na lang ngayon natira sa pamilya natin eh.
pinagpapatawad mo ko. Ang dami ko ng kasalanan sa inyo. Ba't naman hindi kita mapapatawad? Eh, kapatid kita eh. Good afternoon po. Pwede po ba kayo makakasama? Salvador, anong kailangan mo? May aminin lang po. Ano yun? Ako po yung may kasalanan kung bakit nasuspend si Ana. Lester Heronia. Anong ibig mo sabihin, Salvador? Ako po dapat yung masuspend, hindi po si Lester. Dahil po, ako po yung nagplano ng lahat. Ako sa pagnanakaw, sa pagutos, at sa pag-frame sa kanya. Ako po nagpanimula ng lahat. Alam mo, sinira mong lahat ng tuwala ng taong nakatingin sa'yo. Lalong-lalo na kaming mga guro mo. Sino bang makakasama mo dito? Sina Andre Trinidad po, si Miguel Sanchez, at si Clarissa Hortaleza. Sige, ibalik nyo na ang cellphone ni Bartolomeo kung saan nyo man ito itinago. Matapos na ito, suspended na ang tatlo at tanggal ko na sa paaralang ito, Mr. Danilo Salvador. Ah, so kamas sa school? Okay lang naman. Mas masaya kaysa dati. Dahil wala na ako binibitbit na mabigat na problema. Eh, paano ka na ngayon? May kaibigan ka na ba doon? Oo naman. Ayun, kamusta doon boss ko? Si Alfonso, yung mga tropa ko. Ay nako, pinaalala mo na naman. Alam mo ba si Miguel, si Andre, saka si Clarissa, suspend? Eh, si Alfonso. Si Alfonso, unti-unti na siya nagiging confident. Tapos, ginagabay ko na siya para sa tamang daan patungo sa Diyos. Nagbago kasi yung lahat nung dumating ka eh. Pero hindi ko to marirealize kung hindi ka dumating. Ngayon alam mo na, na kahit anong gawin mo, mananaig pa rin ang katotohanan. Kahit gaano katagal mo pang itago to. Kahit sino man yung tumulong sa'yo. Ang mali, mali pa rin. Sana natutuwa na sa mga masasamang ginawa mo. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ngayong kuya. Sa tabi mo. Sa mga oras na paghihirap. Saka sa mga oras na nalulungkot ka. Nandito lang kaming lahat para sa'yo. Nagmamahal ng buong buo. Nandun na rin pagmamahal ng Diyos para sa'yo. Thank you, kuya. Salamat sa lahat. Ikaw at ako magkaibang mundo. Karagatan ang pumapagitan sa atin. Handa